Magandang umaga sa ating lahat, sa ating City Council, sa pangungunan ni Vice Mayor Dodot, sa ating mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, ito si City Admin po natin, mga department heads, sa national government agencies. Siyempre, kasama natin ngayong umaga ang ating infrastructure sector. Sana po, anuman ang posisyon natin, anuman ang ranggo natin sa ating departamento, ay excited tayo dahil ngayong linggo, mailalabas na hopefully ang notice of award para sa ating pinakamalaking proyekto. Sana ano tayo ha, kumbaga kakasama tayo dito at excited na excited tayo dahil alam natin na maganda yung gagawin natin. Nung nagsimula po tayo, alam niyo naman, lalo na yung mga nasa harap, yung mga nasa management level, ano, mga engineers natin, architects, alam niyo naman po, nung nagsimula tayo, nag-reorganize tayo, nag-rationalize tayo, marami tayong pagbabagong pinakilala, naglinis tayo, hindi tayo naghanap ng mali. Hindi tayo naghanap ng mali sa nakaraan, pero sadyang may mga problema o pagkukulang na kailangan ayusin. Hindi pwedeng magbulag-bulagan. Ano? So, kasama na dyan yung sa planning natin, kaya tayo nag-reorganize din, inayos natin, para nag-uusap-usap even within engineering department, halimbawa, na siguro masasabi naman natin ngayon, talagang malayo-malayo na rin ang narating natin. Ano? Bumilis na yung paggawa ninyo ng mga maliliit na bagay. No? Yung paggawa natin ng program of work, mas mabilis na lumabas ngayon, at hindi lang sa mas mabilis tayo gumawa, kundi nakukonsulta na hanggang yung end user natin. Dati, lumalabas na lang yung health center, hindi pa alam ng City Health Department na kung ano yung proyekto. Ngayon, kahit pa paano. Marami pa rin kailangan ayusin, pero at least malaki yung mga improvement. Problema katulad ng nakitang structural unsoundness ng City Hall. At hindi lang yung structural unsoundness, kundi pati yung mga dead space o hindi na ma-maximize yung mga espasyo natin na ang mahal-mahal na ng value ng lupa dito. Pero pag umikot kayo, diba, sa likod ng sports center hanggang saan, kung di talaga na-maximize. So yun po yung isa pa. Yung mga lupa natin, sabi nga, mahaling value, pero nakita natin, natuklasan natin na marami pala sa mga lupa ng gobyerno mula sa mga kalsada hanggang sa kinatatayuan ng ibang government structures natin ay hindi pala pag-aari ng city government. Ibig sabihin, tinayuan lang noon, siguro mga siga kasi dati, pwedeng gawin kahit anong gusto. Wala naman nagdidemanda. Kaya tayo lang ng tayo. Nakatayo na yung mga building natin, iba pala pag-aari ng... Eh, kaya inayos din natin yun. Nagbigay tayo ng just compensation na sa totoo medyo tinawara natin kasi baga, hindi naman tayo yung gumawa ng problema, inaayos lang natin. So mga bagay na ganun, ano, nag-aayos tayo, nag-aayos. So yung ginagawa natin sa totoo, yung nakikita, yung building, yung renovation, yung mga engineering works na visually nakikita, sa totoo, 5% lang yan sa trabaho natin. 95% sa ginagawa natin ay pag-aayos ng mga problema, pagpaplano para sa hinaharap. Kaya pagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo, ito lalo na nga yung sa mga management level natin, ay pagpatuloy po ninyo. Alam naman natin, ang City Council natin ay nakasuporta sa mga reforma at magandang ginagawa po natin. Huwag kayong mapagod. Dire-diretso po tayo. At ito na po, unti-unti, nagbubunga yung mga pinaghirapan natin. Ano? So, keep up the good work po sa inyong lahat. Keep up the good work. Maraming salamat. Adjourn na rin po tayo. Magandang umaga sa ating lahat.